Hi guys, my name is CJ and I'm a member of the Illuminati. No, kaya kung mapapansin nyo, mabilis umangat ang aking subscribers and marami ako nakukuhang views kasi binenta ko ang sarili ko, ang kaluluwa ko sa De, joke lang. Hi guys, so bago ang lahat, gusto ko lang magbigay ng pasasalamat sa inyo kasi no, kumbaga yung sabi ko dun sa technical discussion ko, sabi ko maraming salamat kasi 23,000 subscribers na tayo. And also, nakalimutan ko sabihin na meron na tayong channel membership kung tawagin. Ayun yung blue join button na makikita nyo doon sa channel page ko. Ang ibig sabihin yan guys, no, kung gusto nyo supportahan yung channel directly, no, financially, po pwede kayong magpa-member dito sa channel. Okay, so yung mga perks, ayun yung mga kapalit no, ng pagpapa-member nyo. Sa ngayon, ang perks is shout out, then I think magiging priority kayo sa technical discussion. And also, sobrang ano pa lang nito, experimental, no? Sobrang experimental pa lang nito kasi gusto kong malaman yung opinion nyo kung para dun sa mga nag-channel membership sa ibang channel, I'm sure meron sa inyo kasi ang dami kong viewers, apparently. Para dun sa mga nag-channel member or member ng isang channel, yun na lang para akong tanga. Para dun sa mga member ng isang channel, let me know kung hanggang magkano yung kaya nyong ibayad kasi wala akong idea eh. Wala akong idea sa ganyan. Bago lang ako sa channel membership and hindi ko alam kung magkano, kung magkano yung kaya niyong iyan. Kumbaga, let's meet halfway. Kasi ngayon, ang minimum ko ata is 299 pesos para sa, yun yung kumbaga, tier 1. No? Yung homo, I forgot. Pero yun, kumbaga, paspasan ko lang ginawa yan kasi gusto ko lang itry. Pero, yun, sasabihin ko na sa inyo. And, yeah, let me know sa comment section down below kung magkano yung minimum na kaya nyong i-support sa isang channel. Okay? So, yeah. Hi guys! Welcome back sa isa na namang video. Sa isa na namang unboxing video. Oh, grabe. Puro na lang ako unboxing ha. Anyway, so ang i-unbox ko for today is walang iba kundi ito. Ito yung pinamili ko sa Lazada. No? Binili ko sa Lazada. Ito yung mga ilaw. No, na ipapalit ko dito sa mga ayun yung mga ilaw na ipapalit ko dito sa mga soft boxes na ginagamit ko ngayon kasi sobrang hirap, hindi naman mahirap, no. Okay lang naman, madali lang siyang i-set up. Kaso nga lang masyado siyang malaki, bulky, and matrabaho kasi siyang i-set up, okay? Kung hindi naman siya kasi laging ginagamit, syempre kailangan mong tanggalin, i-disassemble, no. Kailangan mo siyang iligpit kung hindi mo naman gagamitin. So kung ganun yung mangyayari katulad ko, hindi ko naman siya laging ginagamit, no. Ang ginagawa ko dyan, syempre, i-disassemble ko, tapos ilalagay ko yung mga parts niya sa mga kani-kanilang lalagyan. Tapos, kung pagkagagamitin ko, i-set up ko ulit, which is nakakapagod yung gano'n. Kasi, pag-set up pa lang na itong area na pinag-shootingan ko or pinag-videohan ko, is inaabot na ako ng about 20 to 30 minutes. So, malaking oras yung nawawala and meron pa akong trabaho, diba? Meron akong nag-freelance ako. So, kailangan bawat minute, bawat second, kada segundo is mahalaga, no? Dito ko na masasabi yung time is money, okay? Anyway, so ayun na nga, kuha lang ang kutsilyo. Ayan, so gunting yung kinuha ko, hindi kutsilyo. Ewan ko ba kutsilyo na sabi ko. Okay, mabilis na unboxing lang naman to. Mabilis, yeah. Hindi. Mabilis lang talaga unboxing kasi ayoko nang pahabain to. Simpleng unboxing lang naman in first impression. And also, anong oras na kailangan nang bumaba ni kuya kasi tatrabaho pa siya. And also, marami pa akong gagawin. So, ito na. Let's get right into the unboxing. Whatever. Okay. So, hindi mo masyado makikita kasi malaki. So, ang gagawin ko is unti-unti ko siyang bubuksan and ipapakita ko sa inyo. Okay. So, to start off, binili ko to sa Lazada. Lahat to. Lalagay ko yung picture dyan. Ayan yung mga pinamili ko. Ang karamihan nito is yung Nuo. Yun yung brand. Pero yung sa pagkakaalala ko, yung adapter and yung stand or yung tripod is hindi siya from yung Nuo. Pero yung light, all from yung Nuo. Okay, so hindi siya sponsor pero yung Nuo, baka lang naman. Nabili ko to. Ang total niya is 20,700 something. No? So, almost 21,000. So, malaking halaga. Well, yeah. Kasi, apparently kasi, mas malakas yung panel light kung tawag. Panel light kasi to. So, apparently, mas malakas yun kaysa sa softbox. Kasi, LED lights yung gamit dito. And also,
meron siyang, kumbaga dimmable, na parang yung sa mga ring light na nababawasan and or nadadagdagan mo yung brightness. Okay, so meron akong in order na apat na panel light, no? Dalawang ano bang tawag doon? Basta yung puti tsaka dilaw, no? Yun. Yung daylight tsaka yung warm light, tapos dalawang RGB light, so bali apat. Tapos apat na adapters and apat na stand. So yeah, gastos pa. So and also nga pala bago ako mag-unbox, binili ko to sa iisang store lang. So kaya pare sabay-sabay siyang dumating and also naka-iisang balot lang siya. Binili ko to sa One Gadget. No, yun yung store sa Lazada. And also fun fact lang, hindi actually di siya fun fact. Yung Yongnuo, no, ito rin yung brand ng gamit-gamit kong lens ngayon, which is yung 50mm prime lens. Okay, so yun yung version 2 or yung Mark 2 na for Canon. Okay, binili ko siya last year. So 1 year na siya sa akin. So yeah, itong apat na to. This is the adapter. No, yan, adapter and yung AC cable, no, basically kasi hindi na bumili ng battery. Kasi hindi ko naman siya gagamitin wireless. Gagamitin ko siya wired. Kasi ayoko nung charge tapos malaloba. Ayoko nung So, ito, sinasaksak niya. Ito yung binili ko. So, yeah, apat. Tama naman. So, itong apat na to, pare-parehas lang siya. Pare-parehas yung adapters, pero yung binili kong panel light is magkakaiba. Okay, so, pero same lang yung adapter or yung AC cable or yung power adapter na ginagamit nila. So, apat yung binili ko para, syempre, ma-power up yung mga panel lights. So, ito yung apat. Teka lang, mamaya na to. So, ito muna yung buksan natin. Ito is yung tripod na in-order ko, yung stand na binili ko. So, meron akong gamit dito. 4 para dun sa boom ng microphone ko, tapos tatlo sa softbox. Pero since ipapag-iwi ko yan, so kasama yung stand, so bumili ako bago. Che-check ko lang, parehas lang yung stand nung binili ko doon sa stand nito, mga currently na gamit ko. Hindi siya yung pinakamatibay, hindi siya yung pinaka-sturdy, hindi siya yung pinakamagandang quality, pero it gets the job done. So, kumbaga, pwede na. Okay? And also, for the price of, hindi ko alam kung magkano to. Alam ko, wala pang 1,000 pesos tong stand. So, I guess that's cheap, no, for the stand, and also, pwede na. Okay, so, on to the panel light, video light, LED video light. So, itong una natin bubuksan, which is yung Yongnuo YN300 Mark 3. Okay? Hindi ko alam kung may kita nyo. Ayan, mag-focus ka. Ayan. Kita nyo ba? Ayan. So, ito yung binili ko. Okay? So, ayan, may mga manuals sa loob. May mga kung ano-ano. And ito yung product. Ayan. Maliit lang siya. Maliit lang. Halos kasing laki lang ng, mas malaki pa yung tablet ni Daddy. Okay? Pero, ayan, meron siyang tinatawag na barn door. Ayan. So, hindi ko pa matitesting ngayon kung gaano siya kalakas or kung gaano siya, kung paano siya i-operate. Hindi ko muna matitesting ngayon kasi, yeah, nagmamadali ako. Next time na, okay? Pero first impression, okay naman siya. Meron siya mga, ito yung iniikot-ikot. I think, this is, ito yung ano, kumbaga kung gusto mong hinaan yung ilaw, tapos kung gusto mong lakasan, then ipupush mo siya pag gusto mong buksan. Ayan o. Yan, maririnig nyo naman. Tapos meron siyang apat na dial dito. Anyway, hindi naman ako masyadong light guy. Hindi ko masyadong masasabi yung mga specs nito. Pero yeah, ang gusto ko lang kasi talaga is mabukasan yung time ng pag-setup ko. And also, hindi sobrang laki. Hindi nakaka-take ng space dito sa bahay. Kasi maliit lang yung space dito. Tapos, ang laki pa ng mga kagamitan ko. So, nakahambalang talaga, nakakasagabal, okay? So, hindi ito yung RGB. Ito is yung normal lang, no? Pwede siyang maging warm light, pwede siyang maging daylight. Yung warm light is yun yung kulay yellow, no? Or yung katulad sa mga lumang ilaw ng kulay dilaw. Tapos, yung daylight naman is yung white na light, katulad ng mga ginagamit ko ngayon, okay? So, yun yung una kong binili. And itong dalawang parehas, itong YN300 Air 2, no, yung kanina YN300 Air Mark 3, ito naman is yung Mark 2. This is the RGB light. Okay, so, yeah. Alam ko ito yung RGB light kasi bumili ako ng dalawang RGB light and ito yung dalawang same na dumating. Ito yung dalawang product na magkaparehas dito. So,
I'm guessing this is the RGB light. So yeah, let's open this up. Yeah, walang nakalagay. Hindi ko mabasa yung manual niya kasi I think this is Chinese. I'm not sure. Pero yeah. Yep. This is the RGB light. Ayan. No, meron siyang something doon sa likod na nag-i-indicate na RGB light. Hindi ko alam kung nag-focus. Kita niyo ba? Ayan, naghahanap siya ng focus para siyang tangan. Ma-focus ba? I don't know. Whatever. Pero ito. Remote siya pala. Remote pala. Ayan, remote. So, hindi ko alam kung paano ito i-operate. Maganda. Oh, this is magnetic. And magnetic pala siya. So, pwede mo siya tanggalin. And lagay mo siya agad. Okay, so that's magnetic. Wala siyang masyadong button wheel katulad nung nauna. Meron siyang switch. On-off switch dito sa taas. Ito, ayan yung banda yan. And, yeah. First impression, okay naman. Sturdy, matibay, gawa sa plastic. No? What can you expect? Pero, okay naman siya, matibay. Pero ang gusto ko dito is sana yung brightness niya is sobrang linaw. Kasi ngayon, yung camera ko is nasa about 200 ISO atin or 400 ISO. Gusto kong makuha yung base ISO niya, which is 100. Kasi pagka less ISO yung gamit mo sa camera, ibig sabihin less grain or hindi masyadong noisy yung video. And at the same time, magiging mas mas maganda yung quality. Sa madaling salita yun, mas maganda yung quality ng video. So yun yung inaasahan ko dito sa mga pinagbibili ko ng napakamahal. Okay, yung Nuo ba naman. So again, that's the yung Nuo YN300 Air 2 RGB. Okay, so for the last product, so ang laki nito. Ayan, mas malaki. Ito yung pinakamalaki. So this is the yung Nuo YN600 L2. Yung L, I think that's large. And apparently this is square. So this is box type. Pero di ko lang bakit rectangle yung lalagyanan niya. Tignan natin. Okay, so meron siyang ganito. Siya lang yung may ganito. Hindi ko lang kung ano to. Yan. Hindi ko pa rin mabasa kasi Chinese. So, same-same lang halos yung mga nando sa loob ng box pag open nyo. Ito yung bubungad, mga manual, mga, I don't know, warranty card. Tapos, mga how to use, yung mga brochure. Tapos, dun sa box is ito. Yan. Hindi pala siya square. Rectangle pala siya. So, mali yung pagkakaalam ko. So, hindi ko in-open kanina yung ibang box, pero sa ilalim niya pala is may mga accessories na nakalagay. So, andito yung ano niya, yung kumbaga meron siyang included na hawakan ng tripod, meron siya atang included na stand, and meron siyang included na remote. Ito, may included siya na remote and other accessories. Tapos, meron siya neto. Kumbaga, ito yung mag-iiba kung gusto mong maging, ayan, kung gusto mong maging daylight, ay kung gusto mo maging warm light and kung gusto mo maging daylight. So ayun yung included na accessories niya. Hindi ko nasabi. Pero I'm sure meron yung iba. Ngayon ko lang chinek kasi medyo nagmamadali ako. So sobrang ano lang na ito. Sobrang quick unboxing lang talaga. And wala masyadong wala masyadong sinasabi. Okay, so ito naman na yung product. Ito yung what's that? Okay. So yan, ito na yun. Akala ko square siya pero rectangle din pala siya. So ayan, papakita ko lang sa inyo. Ayan. Ito. Tignan nyo ito. Ayan. Ayan. Pag ang ilaw, or ano pa bang merong neto? Pero ang ilaw, may napanood kasi ako somewhere sa YouTube, no? May napanood ako ng video, hindi ko maalala kung ano. Pero ang sabi niya, pag ang ilaw is merong fan, kumbaga meron siya exhaust fan, it's the real deal, sabi niya. No? It's a big deal. Kasi, ibig sabihin, high quality, ito yung panel light. Kumbaga high quality, tapos kasi ang ilaw is umiinit. So kumbaga nag-invest yung company dito para ano ba, hindi ko alam kung paano ko i-explain eh. Para ma-reach mo yung performance nitong ilaw na to nang hindi nag-overheat kasi ang ilaw is umiinit. Etong softbox, pag dinidisassemble ko siya, yung mga bumbilya niya, mainit. Okay? So, kailangan pa maghintay ng about 5-10 minutes bago ko itanggalin yung bumbilya kasi nga mainit, nakakapasok. Okay? Pero ito, the mere fact na meron yan, ibig sabihin, pwede siyang tumagal ng, I don't know, hindi ko pa siya nagagamit. Don't quote me on this. Pero, kung ibibase ko siya dito sa softbox, itong softbox, nagawa ko na to ng straight, is 3 hours.
continuous shooting. Okay? Continuous shooting 3 hours, sobrang init. Halos pumutok na sa sobrang init yung bumbilya. Ito, I think hindi siya iinit. Or kung uminit man, I don't know. Baka times 2, 6 hours. I don't really know. Pero, detesting ko yan. And sabihin ko na sa inyo. And also, katulad sa unang-una nating binuksan, ito yung switch. Yan, ito. Tapos, nandyan din yung wheel. Or ano bang tawag mo dyan? Basta may pinipihit-pihit siya para palakasin and pahinaan yung brightness. Yung intensity ng light. Okay, kung makikita nyo itong mga cutouts dito sa likod, ayan yung lalagyan na ng battery. Pero katulad ng sinabi ko kanina, hindi ako umorder ng battery. Kasi kung umorder ako ng battery, ang kakailanganin kong battery is dalawa agad dito. So, bali 2. I think dalawa dun sa RGB. So, bali 2, 4, 6, 7 batteries ang kakailanganin ko. Ayoko. Ang mahal na sobra nung ganun. And meron naman ako nung AC power adapter. So, bakit ko pa kakailanganin ng battery? Okay? Yun na ba? Okay na ba? And yeah, I think that is it for the unboxing. Unbox ko na lahat. Napakita ko na to, which is yung ito yung adapter, AC adapter niya. Input AC, yeah. Input adapter. Tapos yung ito yung YN300 Mark 3, no? Konting recap lang tayo. So ang in-unbox natin is itong AC adapter YN300 Mark 3, tapos itong dalawang YN300 Air Mark 2, tapos itong isang pinakamalaking, ayan, nakikita niyo yung reflection. Itong YN600L Mark 2, okay? So yeah. So, para dun sa giveaway, I think by the time na ma-upload to, meron lang nanalo. So, congratulations and sana ingatan nyo ng mabuti yung mga softbox na ipamimigay ko sa inyo. Anyway, yung sasabihin ko, pagka dumating yung time na mag-upgrade ako ng ilaw, kasi gustong-gusto ko talaga is yung Aputure, nakalimutan ko yung brand, ay yung product, pero yung Aputure, I forgot. Pero yeah, pagka sa next time niya mag-upgrade ako ng ilaw, pamimigay ko rin to. Ganun lang, kumbaga cycle lang. So yeah, I guess that is it for the video guys. No, maraming salamat sa panonood. Pilitin natin humabot ang 10 minutes yan or 8 minutes para sa mid-roll ad break. Come on, no. Kailangan ko rin syempre kumita. Anyway, so as usual guys, kung nagustuhan niyo yung video, hit the like button and also, comment guys sa comment section down below. Let me know guys, kung isa ba kayong YouTuber, photographer, videographer, or may studio kayo na gumagamit kayo ng lighting. No, if so, let me know kung anong klase ng ilaw ang gamit-gamit nyo kasi baka makakuha ko sa inyo ng idea. Okay? And also guys, subscribe kayo dito sa channel kasi napakarami pang tech-related videos coming up very, very soon. Once again, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video.